Isang 16 na taong gulang na lalaki ang kasamang namatay sa operasyon kontra droga sa Biñan sa Laguna. Sabi ng pulisya, una silang pinaputukan ng sospek kaya nagkabarilan pero giit ng pamilya ng napatay at mga nakasaksi. Iba ang nangyari. Ang insidente ito ay nangyari sa gitna po ng paghimok sa International Criminal Court na imbestigahan ang mga naging patayan sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Narito ang pagtutok ni John Consuma. Sa video ito ng Laguna Provincial Police, makikita nakabihis construction worker ang mga tauhan ng Laguna Provincial Intelligence Branch nang magsagawa ng briefing bago ang kanilang operasyon. Ang kanilang primary target, si Antonio Castillo Dalit alias Tala, na nakalaya dahil sa plea bargaining sa kasong pagtulak ng droga, na nagkaroon ng panibagong warrant of arrest sa kasong droga pa rin. Ilang beses na raw tinangkang huliin si Dalit ng ibang unit ng pulisya, pero lagi raw itong nakakatakas. Nang makalapit na ang mga pulis sa target area na nasa gitna ng bukid, biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Daba! Daba! Pero matapos ang putukan, bukod sa primary target na si Dalit, kasama sa napatay, ang 16-anyos na si John D. Maglinte Helis, na-recover sa crime scene ng 2 baril at ilang sachet ng shabu. Ayon sa Laguna Provincial Police, engkwentro ang nangyari. Actually, ang iba pa nga sa ating mga PNP members ay nagsuot pa ng pang-construction worker para lang talaga makalapit doon sa lugar. Approaching na yung ating mga PNP members doon sa area, nagkaroon ng arm encounter. At dahil doon, ito ay nauwi sa pagkasawi nitong alias Tala at itong isang nagangalang John D. Helis. Si John D. ay sinasabing kanang kamay o runner nitong si alias Tala. Kumbaga siya ang trustee nito ni alias Tala doon sa kanilang illegal drugs operation. Pero giit ng pamilya ni Maglinte, pati ng mga nakasaksi, iba ang nangyari. Hindi po totoo yun, sir. Hindi po marunong maok ng baril yung asawa ko. May tumakbo po sa amin na nagsumbong. Nagamit nga droga. Sa viral video na ito ng isang netizen, dinig din ang putok ng baril, may git 100 metro ang layo mula sa bahay ng suspect. Wala na, patay na yung mga naglalaro. Video niyo. Tao, boss. Video niyan. Kita ba? Sabi ng pamilya, hindi rin magkamag-anak at wala raw anumang ugnay ang sina Dalit at si John D. Kaya pinagtataka rin nila kung bakit nadami si John D sa operasyon. Pero sabi ng pulisya, magkasabwat ang dalawa sa pagtulak ng droga. Tiniyak naman ng Police Regional Office 4A na magsasagawa ang kanilang itinayong fact-finding group ng malalim na imbestigasyon para malaman ang katotohanan sa likod ng pangyayari. We have issued an order relieving those PNP personnel involved, and then we'll be reassigning them to regional headquarters and we'll place them under restrictive custody. So ngayon ay naggawa tayo ng kautusan for them to be placed under restrictive custody while we'll be conducting a fact-finding investigation para malaman natin ang mga katotohanan na nangyari doon sa ground. Sa isang pahayag, nagpahayag na pagkabahala ang CHR sa pinakahuling minor de edad na napatay sa police operation at nangakong magsasagawa sila ng sariling investigasyon sa kaso. Kasalukuyang nakaburol ang mga labi ni John D. sa kanilang bahay sa San Pedro, Laguna. John Consulta, nakatutok 24 Oras.